Isang batang 3 taong gulang ang nahulog sa Imbornal at tinangay ng tubig. Pahirapan ang paghanap sa kanya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa maliit na butas na ito, sa kalsada sa Barangay 176 Caloocan, nagtulong-tulong ang mga rescuer para mahanap ang 3 taong gulang na batang nahulog sa Imbornal kahapon. Gumamit na ang MMDA ng kamera para suyurin ang Imbornal matapos higupin ang tubig sa kanal. Biniyak din ang semento sa kalsada gamit ang backhoe. Ang ama ng bata tinanggap na ang posibilidad na bangkay ng matatagpuan ang kanyang anak dahil sa kipot ng Imbornal. Tanggap ko na kung di ko makuha man lang ng buhay, basta makuha ko. Natuldukan ang paghahanap bandang alas 3 ng hapon ngayong araw nang makita sa ilog na ito ang isang bangkay. Halos kalahating oras naman bago nakita ng mga magulang ang nasa loob ng body bag. Nang pumasok sila sa ambulansya para kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Sir, siya po ba? Siya po? Sa spot report ng mga magulang sa barangay, kasagsagan ng malakas na ulan, pasado alas 3 kahapon, nahulog ang paslit sa Imbornal habang naliligo. Sinubukan daw ng mga kapatid nitong hilahin ang bata pero hindi raw kinaya sa lakas ng ulan. Nakabantay naman daw ang ina habang naliligo ang mga bata sa ulan pero saglit siyang umuwi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Habang nakadaong sa Maynila para sa maintenance ang isang barko ng Coast Guard na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, ipinasilip ito sa mga kabataan sa isang educational tour. Yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Pagsagip sa nalulunod. Panatili yung ulo. Bumaliktad yung rubber boat. Rubber boat capsizing and recovery. Makikita nyo po ngayon na meron po naiiwan po sa loob na isa. Kasama ang mga ito sa mga kakayahan ng Philippine Coast Guard na ipinakita nila sa mga inimbitahang bata. Ipinasyal din ang mga bisita sa loob ng BRP Teresa Magbanwa, isa sa mga barko ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea. Yan ang equipment na ginagamit natin para malaman natin kung may mga bangka or barko ba na nakapaligid sa atin. Ipinasubok din sa isa sa mga bata ang radio challenge na ginagawa ng crew members para makipag-communicate sa ibang barko. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations over. Yay! Feeling ko po nandun po ako sa situation na kausap ko po yung China. Sa pamamagitan ng demo at tour dito sa BRP Teresa Magbanwa, nais daw ng Philippine Coast Guard na bukod sa mabigyan ng kaalaman ng mga kabataan, ay maimpluwensyahan sila na maging makabayan. Mapadama natin yung civic consciousness, yung patriotism o yung pagmamahal sa bayan. Ipinakita rin sa mga kabataan ng BRP Malabrigo na binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong Agosto. May halong takot, ma'am, and at the same time, kailangan mo talagang mag-stand out yung group nyo para ma-complete nyo yung mission sa West Philippine Sea. Thank you po sa patuloy po na pagtatrabaho ng napakahusay. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, Nakatutok, 24 Horas. Marami ang napa-look up sa kalangitan dahil sa annular solar eclipse. Sa ganitong eclipse, dumaraan din ang buwan sa pagitan ng araw at daigdig, pero dahil mas malayo ang buwan, tila mas maliit itong tignan. Kaya ang araw na di nito lubos na natatakpan, literal na nagmumukhang ring of fire. Yun nga lang, sa North at South America lang ito napagmasdan. Ang susunod na annular solar eclipse, masasaksihan sa October 2024. Mas tumitindi pa ang labanan ng mga koponan sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laban kanina, pinataob ng San Sebastian College Recoletos Golden Stags ang Emilio Aguinaldo College General sa score na 86-70. Ang University of Perpetual Health System Dalta at Colegio de San Juan de Letran ang nagtapat sa Game 2 na naipanalo ng Perpetual Altas sa score na 74-59. Sa Game 3, nanaig ang Benilde Blazers kontra Arellano Chiefs sa score na 72-66. Nanguna pa rin ang Mapua Cardinals sa standing na 6-1. Sinusundan niya ng LPU Pirates na may record ng 6-2. Abangan sa Martes ang tapatan ng Perpetual Altas at San Beda Red Lions. Hindi ang laro ng LPU Pirates laban sa JRU Heavy Bombers. Mapapanood ang laro live sa GTV, naka-livestream din sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA.
Kapuso, huwag pong kalimutan na magdala ng mga panangga sa ulan, lalo't malaking bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang maulan na sa Luzon. Heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Mimaropa at Central Luzon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila sa hapon. Sa Visayas at Mindanao, may malalakas na ulan sa Antique, Aklan at Negros Provinces. Gayun din sa Soxargen at Caraga Regions. Ayon sa PAGASA, trough ng LPA ang naka-aapekto sa Palawan. Northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms naman sa iba pang bahagi ng bansa. Sa 3-day forecast ng PAGASA, malinsangan ang panahon sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, pero posible pa rin ang mga pag-ulan. Ganyan din sa Metro Cebu at Davao. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. The OG Oppa is back in Manila. Real-life K-drama feels ang hatid ni Korean actor Lee Min-ho sa kanyang Pinoy fans. Dashing in his sparkling suit si Min-ho na nasa bansa para sa isang sponsored event. Hey, 너무 잘 지냈고요. I was great and I really missed you all so much. Mabuhay. 감사합니다. 많이 기타. Kinilala ang galing ng ilang kapuso sa ginintuang Ani Alumni Awards 2023 ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM Alumni Association. Ginawaran ng Excellence in the Field of Entertainment si kapuso comedy genius Michael V. Extra special nga raw ang award mula sa kanyang alma mater. Excellence in the Field of Television naman ang iginawad kay kapuso director Romel Gacho. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Mga kapuso, 71 araw na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Nakatuto kami 24 oras.